ating mga away na mas makaka-relate. Ay, actually, itong show na to, napakaganda kasi maraming makaka-relate sa story. It's about from rags to riches, lalo na yung role ko as Romina, yung mga pangarap niya sa buhay. And you know, sometimes mga workers, di ba, pag may gwapo ting boss, di ba? So, kasi gwapo-gwapo ni Sir Robert, ni Albert, Robert yung pangalan niya dun eh. So, yun, I mean, more exciting times and marami pang bangayan, lalo na when the kids papasok. Gusto namin pakitan kung as much as possible, totoo, kasi ako, lalo na ako, hindi ko kayang mangdaya. Parang second day ko yan. Oo, sabi ko, ala, ano to, binyagan na ba to? Hindi naman kayo nakakapikunan. Hindi naman, hindi naman. Siyempre, pinag-uusapan naman namin before the scene. And, you know, willing naman kami gawing katotohanan talaga. Kasi, ang pangit pag dinadaya namin. And, mas lumalabas yung emosyon mo sa character mo pag tinotohanan yun talaga. Yes, it's my first time. Actually, ano, parang first show ko talaga to from in Dream Escape. Yung una ko, medyo matagal na. Pero, napaka ito yung... As much as possible, I wanna look like a hot mama. Para ano pa rin, I mean, I'm still there. And I don't mind, I mean, I like playing mother roles. Kasi, I mean, marami naman iba dyan na may mga anak na. Like me, as a young age, may anak na ako. And there's nothing wrong about it naman. So, disiplina talaga, and ano, a lot of workout. I just wanna look good. Kasi, I mean, I've been rejected for so many times, and you know, I wanna prove myself na kaya ko rin. And now I'm already, ano, 116. Parang ito na po yung tama for my job and for my work. I don't wanna go beyond na kasi mukha na akong Schindler's List. I don't eat pork anymore, I don't eat chicken. Fish lang tsaka vegetables. More on vegetables. I only do intermittent fasting. So I only have one meal a day. Pero yung one meal a day ko, kompleto na yun with all the nutrients and everything. Sinasabayan ko rin ng workout kapag kaya ko. Don't be so hard on yourself. Huwag ka masyadong ano, isipin mo lang na kailangan mo maging healthy muna rather than thinking na losing the weight kasi baka ma-hospital ka. Start first for being healthy, and then after that, masasanay din yung katawan mo eh. And you know, huwag kayong maniwala na overnight lang to. Hala, Diyos ko. Ang tagal-tagal bago ako nakarating din ng ganitong katawan. So, it takes time. Ang dami naming twist. Ang dami naming parang plastikan at okay na gano'n na each characters kasi intertwined kaming apat eh. So, yun ang... Oo nga, yun. Hindi ka naman makamatay. Napipressure ako. Hindi ka naman makamatay. Hindi naman. Huwag naman. First time makasama lahat. Si Dimples, nakasama ko na sa The Greatest Love. Si Kuya Albert, matagal ko nang kakilala. Yung kasama ni Kuya Albert is our cousin also, si Lizelle. So, si Beauty, first time ko makakasama. Kasi merong eksena dito na siguro ma'am, makikita nyo naman sa trailer na hindi. Pagpunta ko sa bahay nila, dahil hindi ko siya sinipot sa... Sampalang inabot ko kay Yula. Nag-explain. Pagharap ko naman kay Beauty, sampal na naman sa mula. Sa mga ganong klaseng eksena. Kasi ang hirap, lalo na to maintain the emotion, lalo na pag dadayahin mo. May chance na iba eh. Siyempre, ako naman, hindi naman ako pwede makasakit ng babae. Yun yung mga ganun, innate na lang. Pero yung mga eksena na kailangan pakita na masampal ka or sampalin ka. Medyo overwhelmed din ako ngayon na I'll be playing one of the leads in an ABS-CBN soap. I think it's my first time since Sa Dulo Ng Walang Hanggan, since 2001-2002. For and after, it always excites me, and also this is Dreamscape, so I'm very happy and very honored na Sina Sordeo assigned this role to me. Napaka-humbling ko. Kasi, syempre, minsan iniisip mo, di ba, na parang, kaya ko ba itong gawin? Pero, when the bosses feel na you can take on a character, you embrace that. My goal really as an actor is to be able to give justice to a role regardless of how many scenes you have and also how big or small the role is. Coming from Bagani, I guess the thought process was to also look different from Babaylan. Because when Babaylan was a little bit higher on the weight, at least for Daniela it would be lower.
1 meal a day po. Pareho kayo. Yes. Ano lang ako, kasi I love to cook and I love to eat. My family, they always count on me to eat with them. So, usually pag sa taping, iniiwasan ko ng kumain para pagdating ko sa bahay, kasabay ko na lang yung pamilya ko. Si Butes, ano siya, ang tawag dito, very supportive siya sa ganyan. Tapos tinatanong ko lang siya, pati si Tito Albert? Kasi si Tito Albert, nakita mo naman ang katawan niya, very fit siya, diba? So, I always ask them and they're very supportive. Well, I'm guiding them, kasi I do 1 meal a day. So, I'm guiding them how to survive 1 meal a day and how to keep fit without looking hungry. So, ginaguide ko sila what to eat and how to do it. 1 meal a day is not the easiest. It's kumbaga mind torture to eh. Mahirap mag-start ng 1 meal automatically. What you need to do is extend mo lang yung hours of digestion. Meaning, pagdating mo ng last meal mo ng 7 o'clock p.m., huwag ka na mag-breakfast pag-isig mo. Ang next meal mo should be noon. So, from bilangin mo yung from time 7 o'clock hanggang noon, that's enough time for your body to digest. Then, mag-lunch ka, ang next meal mo would be before 6 or 5 o'clock. Yun yung 2 meal a day. Tapos next meal mo kinabukas. After 2 months, nasanay na yung system mo, hindi ka na natutorture, you do na 1 meal. Meaning, ang kain mo 2 p.m., first and last, kain muli the next day, 2 p.m. Since I've been doing it, yung memory ko is far better, my focus is far better, and the reason behind it is because my brain is not focusing on digestion anymore. Walang laman. It's focusing on other functions. So, mas nakaka-relate ako ng mas maayos, nakaka-focus ako mas maayos. I don't drink anything with sugar. I don't drink alcohol, wine. But I don't... Wala akong secret. It's just, I love working. My normal regimen in the morning, before I go to work, I do my stretching. After stretching, I do HIIT. Stretching po mga 15 minutes. And then heat for about 35 to 40 minutes. And then sauna, 20 minutes. Then diretso na ako shower nung, tapos diretso na ako. Nung in-offer sa akin to, binasa, sabi ko, sign me up. It's something that I'd like to do again. This is your, the way you look at it, kasi the past 5 years, nag-evolve ang ating soap opera to something else. Not our traditional soap opera anymore. Nag-evolve siya into action drama, to fantasy, to mga unbelievable narrative. Ito yung core soap opera of the early years of soap opera. Original style. Kumbaga, original recipe to soap opera. This is the Falcon Crest and Dynasty of my younger years. Na nawala. Nag-fade out eh. Ganyan narrative. Now it's back. Sabi ko, I want to be part of this. This will appeal to the millennials because they can relate on situation of each individual and each family. Kasi lahat naman tayo, sad to say, maraming family ngayon na medyo hindi na siya maayos. Maraming family na, unfortunately, broken. So maraming makarelate on how to deal with situations like that and how to deal with people na ang focus is not love but greed, love with hate. So ito yung ensemble nun. Sabi ko, huwag natin i-shortchange yung public. Kung ano yung dapat, huwag tayong soap opera na niluloko lang natin yung tao. Kailangan maramdaman nila kung ano. May pain, kung ano, ibigay natin lahat. Pero ito yung gusto namin mangyari na the being is coming from the heart, from within, when you perform. Gusto namin being yung ginagawa naming method para what the public or the audience will see, real emotions all the time. I'll tell you, it's a twist and turn narrative. Marami ka,